I'm Rheaver. So for today's video, nakita niyo naman sa title na maglilinis tayo ng toilet ngayon. How to clean the bathroom, the restroom, CR, toilet, something like that. And you know, at yun nga, maglilinis tayo ng CR ngayon. Disclaimer lang guys, na hindi ako pro sa paglilinis ng CR. Ang pro sa paglilinis ng CR, ang aking mother, si Mommy. Siya yung magaling maglinis ng CR. As in, nakikita niya yung mga dumi sa CR at saka yung amoy. Alam na alam ni Mommy yung amoy ng CR kapag pumasok pala siya. Oh my gosh, it's mabaho. And yun nga, sino ba naman yung gustong umupo sa CR na sa toilet na madumi, diba guys? Tsaka sa amoy. So, yun. Tulad nga doon sa na-search ko, home is where you trust the toilet seat. Oh, English yun. Kaya nyo ba? Kasi naman, alam mo na malinis yung toilet na yun, na inupuan mo. Lalo na, alam mo, ikaw yung naglinis nun. Hindi, alam mong malinis siya. So, sino ba namang may gustong maglinis ng toilet, diba? Alam ko, lahat ayaw maglinis ng toilet because it's dirty, you know. It's madumi. And there's so many upo-upo there. Yeah. So, yun. Yun lang ang masasabi ko. No one wants to clean the toilet. So, tara na at maglinis ng toilet. Panahon na para maglinis ng toilet. So, yun. So, yung mga gagawin natin ay mga nakuha kong tips sa mami ko. At ipapakita ko sa inyo. I-share ko sa inyo yung mga tips na tinuro niya sa akin paano maglinis ng CR. So, yun. Let's start! So, ayan guys. Naglagay lang ako ng zip sa loob ng toilet. Tsaka, naglagay din ako ng Clorox. Tapos, linagyan ko lang yung buong toilet. Tapos, isa-set lang natin yan ng mga 5 minutes bago natin siya i-brush. 2,000 years later. Katapos ng 5 minutes, pwede mo na siyang i-brush. So, sinimulan ko yung sa loob. As in, pinaka-brush ko yung bawat singit sa loob kasi nandun yung dumi. So, ibabrush lang natin. After natin mag-brush, gagamitin natin yung parang sponge. Tapos, isa-sponge lang natin yung loob ng toilet hanggang sa labas. So, after natin i-sponge, kumuha lang ako ng toothbrush na hindi na namin ginagamit para malinis ko yung mga part na hindi kaya abutin ng sponge. Tapos, kumuha ko mas malaking brush para dun sa labas ng toilet kasi madumi din yung part na yan. After ko mag-brush, kumuha na ako ng towel. Tapos, pupunasan na natin yung toilet. So, after natin magpunas, kumuha ko ng squeegee.
watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Bye.